What it's up sa inyong mga boss nudes. Bag sa upang pagkas na ng ano ko eh. Ayun o. Tapos yung shock natin. Nakalawang palit ko na neto ng shock eh. Tutagas na naman. So, stock shock na wala tong nasa nakakabit sa sign max natin. Sakong-sako mga bes. Kakarating lang nung binili nating sign max na shock. Kakabit natin ito maya-maya. Kaya nga pala ako bumili kasi tagas na ito eh. Kita nyo naman. Tagas na naman. Ayan ha. Para kita si... Ay, rigo! Rigo! Pasilip ka ng silip yan, Lucas eh. Kita nyo mga legs yan ha. Tagas na naman. Ayan. Ayan. Tagas na naman siya. Sa kabila. Sa kabila wala naman. Ito lang talaga yung tagas at tagas oh. So, papalitan natin yan ng bagong second hand. Kakabit natin dyan yung X-Max na shock. So, let's go. At sakto naman mga lods, lumating yung binili natin second hand na shock ng X-Max. Nabili natin to through online lang din. Sa tao lang din. So matagal na rin ako naghahanap ng ano, gantong shock eh. Swerte naman tayo, nakahanap tayo. Ito pa nga, meron pa nga siyang cover. Ayan o. Kasi sinama na nung ano, nagbenta. Ayan, galing to sa X-Max na version 1. So ito nga yung ipapalit natin. X-Max na shock. So yan, ito yung papalit natin mga lads. Natinakbo lang daw to ano eh. Almost 15K. Or 16K, papakita ko dito yung odometer nung unang may-ari nito. Medyo di lang naalaga ng konti kasi medyo madumi. Pero wala naman tagas, all goods naman. So ayan o, kita nyo naman, X-Max. Sabi nyo na maganda yung bounce na ito kaya napahanap na ako. Sakto naman, pagtagas naman na yung shock natin kasi matagal na rin naman natin nagamit yun. Then syempre, alam nyo naman, lagi tayong may OBR. Kaya papalitan natin siya ng X-Max. Tatak pala, ano ba tatak na ito? Ah! Ano rin para to? KYB. KYB din pala siya mga lods. Buat-buat ito, panak, mabaksakan ka niyan, anak! Mabaksakan ka niyan. Mabigat ka, no? So, KYB ito mga lods. Itong shock na to. So, alam naman natin na medyo matagtag yung N-Max, di ba? So, ito, testing natin siya kung anong maging outcome ng X-Max na shock, no? So, tara, let's go mga lods. Then, i-review natin to. Itong X-Max na shock na to. So, let's go. Hindi ko na ipapakita masyado yung pagbaklas. Kasi alam nyo naman kung paano. Meron naman tayo, marami naman yung tutorial sa, ano eh. Sa YouTube, alright? At ayun mga lods no, na ipasok na natin siya sa magkabilang wing niya. Itong shock. Ayan. So, i-fix na lang natin yan sa tulong ng aking anak. Ayan. Say hi, Lucas. Hi. Ayan. Ayan, kamay yan. Oh, kamay mekaniko na rin. Madusing. So, ayan. I-fix na lang natin ang lahat. Then, syempre, linisin na rin natin. Nandito na rin tayo. Bubugahan natin yan mamaya kasi napakadumi niya talaga kung makikita niya yun o. Kasi mga ilang araw nag-uulan. Ayan, so bubugahan natin yan mamaya ng ano, power spray. Ayan, ipifix lang natin yung lahat-lahat na yan dyan. Nakabit na natin yan ng partial. Kailangan mo pala tanggalin yung shock para mas madalaking access nyo. Yung iba kasi madali, kasi wait ha. Kasi yung iba kasi madali lang yung tanggalin.
may parang sila, pero ako tinanggal ko na kasi nakikita ko rin yung madumi para malinisan na natin at matesting natin ito mamaya, mga lods. So yan, kinakita nyo naman, naka-access tayo ng madali kasi kahapon ng gabi ginabi na talaga ako, kaya sabi ko pagpabukas ko na lang. Then medyo nahirapan ako dito kasi medyo masikip, kaya pinatangkal ko muna sa mekaniko sa labas. Inabutan ko na lang ng panigarilyo. So yan. Yan, nahirapan tayo kagabi. Kaya sumuko tayo ng konti, pero pinagpatuloy rin naman natin. So i-fix lang natin ito lahat-lahat. Then titesting rin natin mamaya para malaman natin kung gaano kaganda compare dun sa stock. Alright? Xmax 300 yung shock natin ngayon. Alright? Mas mataas siya kumpara sa stock na ano, hindi ko na napakita. So ayun oh, yung difference niya. Ayun oh, mas mataas ng konti. Ayan. Ayan. Tinapat tayo natin. Yan. Kita nyo. Yan. Mas mataas siya ng konti yung X-Max. So malamang tataas talaga to. So yun lang. Let's go. Let's go. Yeah. Ayun mga dudes, nakabit na pala natin yung shock natin. Ayan. Ganyan siya. Ayan, ganyan siya. Tura niya. Pes, tabi mo na nak. Nak, tabi mo na nak. Ayan, ganyan. Then, tingnan natin. Shock test. Yun, ganun siya mag-bounce. Then, titesting naman natin siya kapag ano na, kapag nasa dan. Titesting naman natin siya. Siyempre, maganda, titesting natin siya. Mas mararamdaman mo yung play. Ayan ah. Damdaman mo yung play ng shock niya eh natin sa bandang ano. Yun nga, okay din naman siya. Then titesting din natin kasi wala akong GoPro, papalinis ko lang din muna yung motor, then explain ko sa inyo kamaya. Yan mga lods, dito i-voice over ko na lang tong video natin kasi nagamit ko na siya yung shock sa mga nagdaang araw. So, umpisa natin sa bounce ng shock. Maganda siya kasi talagang mararamdaman mo yung play compare dun sa stock shock na masakit sa likod. Lalong-lalo na kapag may mga lubak, mararamdaman mo yung ano yung tagleto, yung bounce, yung stock shock, talagang ma-absorb mo dun sa likod. Pero dito sa X-Max na shock, talagang alam mo yung comfortability pag bounce, parang hinay-hinay yung pagbalik niya na malambot, parang ganun yung mararamdaman mo dito sa X-Max eh. Tsaka ang ano, ang parang ano sa mga cornering, sa mga cornering naman, ang ganda ng ano niya, ng pag-bounce, talagang mararamdaman mo na nag-upgrade talaga. Dahil nga naman galing sa X-Max 300, no? Kumbaga ba, mas na-handle niya yung ano, yung N-Max kasi mas magaan compare sa X-Max. Pero kumbaga ba, parang mas maganda talaga yung itong X-Max. Wala na akong ibang sabihin, talagang maganda. Kaya kung kayo man ay naka N-Max version 1 at magpapalit kayo ng shock, mas maganda talaga na mag-X-Max na nakahanap na kayo ng mga second hand.